Hello guys, welcome to my YouTube channel, Autoboy Zone. So ngayong araw na to, may sishare ako tungkol dito sa ginagawa kong Chevrolet Tahoe 2018 model. So yung symptoms nito, while driving, engine cut off. So chinik ng computer, may code na P129D. So related siya sa fuel cell system circuit. So may high resistance or low voltage or high voltage. So yun yung ida-diagnose natin guys. Hahanapin natin yung P129D na DTC code. Pero sa circuit yun siya guys. So then guys, check natin yung fuel box circuit niya. Baka nag-loose lang siya or baka may nasunog na doon sa splicing. Kasi yung wire na yan guys, napapunta sa fuel pump, marami po kasi yan na naka-splice. So kadalasan diyan sa may bandang gulong yung maraming splice. So maraming beses na ako naka-encounter ng ganitong code, yung P1290. So kadalasan yan yung failure dyan sa wiring harness. So bubuksan natin yan guys, yung wiring harness dyan sa ilalim. Kita nyo dyan guys yung fuel tank. So papunta yan siya na harness sa fuel tank. So bubuksan natin yung nakabundle kasi yan guys. Minsan sa splicing umiinit siya. Hello guys, papakita ko sa inyo yung pinalitan natin sa Chevrolet Tahoe. So yung aircon issue, ito yung guys, yung rear evaporator. Yan, may leak siya. Yan, may leak siya yung rear evaporator. So tinanggal na natin, yan yung isang dahilan. Maliban dun guys sa dahilan ng shader valve or service port, ito rin yung isang dahilan kung bakit naubos yung preon at saka walang pressure. So hindi siya lumalamig. Ayan. So nag-leak na yung evaporator core. Leak niya yung evaporator core guys. At the same time, nag-leak na rin to. Itong ano dito sa expansion valve. So yan guys yung pinalitan natin maliban doon sa shader valve. So papakita ko sa inyo guys yung sasakyan. So ito yung sasakyan na pinalitan natin guys. Yung Chevrolet Tahoe. So ngayon kakargahan na uli yan ng preon. Nandito yung aircon machine. Kakargahan na uli. So pinalitan na yung shader valve guys dito. Yan shader valve. Pinalitan na. So nandyan yung aircon machine. Kakargahan uli yan para gumana ng aircon. So nandito banda yung sa ilalim nito yung rear evaporator para sa dual aircon, sa rear aircon nya. So kailangan tatanggalin mo yung cover nito dito sa loob. Kasi dito nakalagay yung evaporator core, tapos yung air duct nya gumanon siya dito patungo dito. Dito nagdumaan yung dito dumaan yung air duct patungo doon sa ceiling. Nakaganyan yan yung itsura. Ganyan. So nandito ang evaporator dito banda. So kailangan mong magtanggal ng niya. Yung cladding niya. Para mailabas yung evaporator guys. So yan lang guys. Yung natin ngayon. So na-resolve natin guys yung issue nun. Doon na nagli-leak siya. So Chevrolet Tahoe yan guys. So maraming salamat guys sa pakikinig, panunood at saka paki-like, share, subscribe my YouTube channel.
At saka pakiclick ng notification na bell button, guys. So yun lang, guys, maraming salamat. So ito yung sasakyan din, guys, na ang issue din, guys, is P129D. So fuel pump driver control mode, control circuit, low or high voltage. So yan din yung issue nito. So update lang to, guys, nung sa aircon okay na yung siya sa aircon, umandar na, okay na rin, malamig na rin, guys, tapos na yung aircon issue. So doon sa ano, electrical issue ng engine cut off while driving sometimes. So ito yung, guys, yung sasakyan na to, guys. So i-update ko kayo, guys, sa sasakyan na to. Pero nakita na natin, guys, yung issue. So dito yung connector dito galing sa harness ng papuntang fuel pump doon dito, guys. So naglo-loose siya, pero hindi pa rin tayo komportable. Kailangan i-check natin yung buong harness doon, guys, baka may issue pa. So after nung aircon na to, yun yung gagawin natin, guys. So update ko na lang kayo din, guys, sa ano. Pero sa aircon issue, guys, tapos na tayo dun sa aircon issue. Okay na siya, malamig na siya, okay yung pressure, okay yung operation. So update ko na lang kayo, guys, dun sa issue ng engine cut-off.